pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga na sagana tulad ng Karmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sasabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan, natatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito'y hindi makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang Salita ng Diyos. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpapangaral sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Alleluia, Alleluia! Ang Panginooy darating.
tayo'y kanyang hahanguin sa pagiging bihag natin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At suma sa kaniya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. O ang sabihin, tumindig ka at lumakad. Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nanggilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. "Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay," wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.